Pinuna ng netizens ang pagtayo ng isang resort sa sikat na Chocolate Hills sa Bohol na idineklarang protected area. Pinaimbestigahan na ito ng sangguniang panlalawigan ng Bohol pati ng Senate Tourism Committee. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng nakakamanghang Chocolate Hills ng Bohol, panira sa paningin ng ilan ang resort na ito na itinayo sa paanan ng isa sa mga burol at kumpleto sa pool, mga kubol at slide. Kabilang sa naungkat ay kung paano ito na ipatayo sa Chocolate Hills na idineklarang protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Noy Pangulong Fidel V. Ramos. Sikat kahit sa mga dayuhan, lalo't ang Chocolate Hills ay nasa Bohol na isa sa 18 idinagdag ng UNESCO sa mga itinuturing nitong Global Geoparks. Inabot lang naman ng 150 milyong taon para mabuo ang natatanging geological identity ng isla, kasama ang tanyag na Chocolate Hills. Pero sa loob lang ng ilang buwan, ang tahimik na tanawin noon ginimbal ng bagong resort na nag-host pa ng swimming competition ngayon taon. Kaya sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ang pagtatayo ng resort. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DNR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon naman sa sangguniang panlalawigan ng Bohol, pinaiimbestigahan nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bukod sa resort, iimbestigahan din ang isa pang bagong atraksyon sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop naman ng bayan ng Carmen. Meron naman itong estruktura at hagdan sa mismong burol. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga estruktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo dito. We have already sent our recommendations and requests to the DNR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DNR, and so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DNR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ideklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Gayunman, pwede raw patawan ang lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na raw ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation nitong Enero dahil walang ECC. Nakaamba na rin ang inspeksyon sa lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari at pamunuan ng naturang resort. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ang resort sa Kagawaran. August 23 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue.